sa social media ang post ng ex-wife ni Councilor Jo Marie Iliana nito lamang umaga 16th January 2021. Ipinost ng ex-wife ni Jo Marie na si Joy Reyes ang unpaid electricity bill na may halagang 100,238.38 at may due date na December 9, 2020. Kalakip ang poto ng dalawa niyang anak na natutulog at dumidede sa feeding bottles at may mahabang caption nito na pinaparinggan ang ama ng kanyang mga anak. Sabi pa ni Joy, wala kasi siyang means of communication kay Jo Marie kasi naka-block daw lahat at yung post niya is nananawagan na sana maiparating kay Jo Marie ang hinaing niya. Not so long after that post, ay may panibagong post naman si Joy which is a screenshot of a message from a concerned citizen to Jo Marie Iliana na sinagot rin naman ni Jo Marie. The message goes as, from a concerned citizen, naputulan po ng kuryente ex with your two babies. 100K utang mo sa Meralco. Sana mabayaran mo, kawawa mga anak mo. Init na init. And Jo Marie Iliana responds as, sana ginamit din ang isip paminsan-minsan. Nakapag-post sa FB, nakapagpa-picture sa cellphone, may charge sa cellphone at may internet. O diba, naputulan ng kuryente pero nakapag-post at meron internet. Sana all. Screenshot na ito ay kinaption na naman ni Joy ng, a concerned citizen sent me this absolutely lost of words. Kasama sa kanyang caption, she mentioned that, okay, let me get this straight. Does he really mean since namatay ang kuryente sa bahay, automatic dapat patay na din ang cellphone ko? Here, I'm not really in the position to educate the uneducated, so somebody kindly just explain to this person how mobile phones and mobile data work, how these gadgets have a battery life independent from the electric supply in your house. At may kalakip itong isang clip ng madilim na room at dinig ang iyak ng kanyang mga anak. After few hours, nag-post uli si Joy na disconnection letter from the Meralco with a caption na sinasabi niyang up to this moment, still no payment has been made. At nananawagan siya sa mga tao na gusto siya samahan at tulungan para kaharapin ang problema ang kinakaharap niya ngayon.